Then he laid it on my mouth and said, Lord, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell his people, Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. And said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. The Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. Sabay-sabay. But yet it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten, as a teal tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves, so the holy seed shall be the substance thereof. Let's pray, Lord. Maraming salamat. May mga salita again, we pray. This is a very famous chapter and verse. But I pray, Panginoon, na maintindihan po namin. At sa aming paglilingkod sa inyo, volunteer din kami, Lord, especially sa mga bagay, Panginoon, na minsan ay mga charges ngayon ay parang nakasanayan na lang at marami pang ang mababoy dito, but I pray kami po ay matindihan namin ang calling niyo, Panginoon, sa amin, at igalang ito, Lord, i-honor, at mag-volunteer kami, Lord. Importante sa inyo to, Lord, bigyan din namin importansya anyong panawagan. So I pray na kayo pong muna sa amin. Maraming salamat sa aming bilang, Panginoon, sa mga guests. Kayo pong malulati. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, salamat po. Marami tayo ngayon. Oh. Masarap. Pakaganda po nito. Hindi ko alam po. Ang ako po ay title pala natin muna. Verse 7, sabi dyan. Title po natin ngayong gabi is, Lo, this hath touched thy lips. So actually, sikat po dyan yung Here Am I, Send Me. So, sikat yan. But yan pa rin yung tema natin ngayon. Pero gusto kong bigyan ng focus yung binilagyan ng nagbabagang call, yung kanyang labi, na sinabi sa kanya, Lo, this hath touched thy lips. Okay? Tagalog, tingnan mo, ito ay nag-touch. Dihi po yan. Pero parang dumampi. Okay, sinong gusto dito ng ano? Nagbabagang ano? Sino na paso dito ng baga? Ikaw? Saan? Saan sa kamay? Ikaw? Pag nagluluto kasi na, ikaw ba? Sa paa lang. Yan. Nalala ko tuloy sa paa, di ba? Yung scam ba yun? Mga ano? Yung tinutungtungan yung baga. Ano mo ba yun? Oo nga. Or matindi na yung kalyo, no? But anyway, napakasakit po nung baga kasi ano mo yung baga? Apoy, wood, no? Na pinausukan na, pinagbaga. Ano dito? Pinausukan, kaya nagkulay itim. Inuling na, no? So, sanay na yon. So, lalo nagtatagal yung apoy. Mas madaling mag-init. Tapos yun ang ilalagay sa bibig mo. Kaya, punta tayo doon. Basta yun ang nangyari dyan. But anyway, gusto ko lang bigyan para sa mga bago. Hindi naman, no? Konting context, yung Isaiah po ay isa-isa na natin. Ano yung sinakalala ng una? Reason with God. Number 2, Restore thy judges. Chapter 2, pangatlo, ano ba to? Sinong account ba to? Ha? Accounted for what man is
what is man accounted of? And then, where is man to be accounted of? Then, yung parang ngayon na YouTube, no? Isaiah 3, marks of a fallen state, Jerusalem is ruined. And then, last week, for them that are escaped of Israel, medyo may kinalaman to sa atin ngayon. Ito yung bandang huli. So, yung sabihin, kahit pinaparusahan sila ngayon, nandun yung pag-asa na mayroong matitira. At kaya ang subtitle natin, no, Purged with the Spirit, by the Spirit of Judgment. Kaya, sino ay matitira? Diba, yun ang tanong minsan eh. Sa yung mag-graduate, sabi kasi lagi ko naalala sa Bible school, ganun eh, talagang nung nag-uumpisa kami doon, ganun lagi kwento, mag-uumpisa yan, marami, matitira yan, dalawa na lang, para pero natira, at least may natira, kasi ganun eh. Kanya-kanya ng ano, kami, tatlo kami noon eh. Pero anyway, hindi na importante. Pero maganda rin kasi nakita mo ilang taon yun. Nalalagas kayo, ibig sabihin. Diba siguro, nag-iisip-isip. Bakit nga ba akong dito? Diba? Eh, nahihirapan ka, may ibang, ano, pangarap sa buhay, yan. Tapos natututo ka, may hindi ka rin nagugustuhan, mga tisod. Bandang huli, kaya matutitira na lang dyan yung talagang yung talagang para doon, no? So, dahil sa atin yun. So, pero itong pagkakinumpara mo Israel, hindi sila, kaya sa panahon natin ngayon, wala na sila eh. Okay, Israel ngayon sa Middle East, baliktad na yan. No? Mga fraud ang tawag dyan. Sabihin, manggagaya, galit sa kanilang Diyos, ginagamit lang nila yung Bible, pagpabol sa kanila. Yan yung Israel ngayon. Kaya yung dapat natin malaman. Kasi iba, di alam yan. So, yun. Pero may natira naman. Mamaya, matatouch ulit natin. And then, last week, but 19 views lang to? Minsan, view nyo rin, ha? Burning anger over the favored ones that's gone wild. Okay? So, sila yung pinaburan. Yeah, parang, umbaga sa anak, spoiled the spoiled. Hindi pinapadapuan sa lamok. Inusundo lagi. Nahatid, sarap ang pagkain. Pero yung kinumpara dito yung vineyard, di ba? Naalaga, may fence, kompleto, pinapatabaan. Nagloko pa, hindi na pakinabangan. Sa halip na umaasa ka, aani ka ng ayos-ayos na ano, grapes. Naging wild grapes, so kaya mga nakamiss yun, panoorin nyo lang sa YouTube. Tsaka sa Rumble, ha? So ngayon naman, ang title natin, nabanggit ko na, no? Lo, this hath touched thy lips. Okay, makikita natin mamaya. So again, ang context, yung itong panahon na to, matagal na po silang winawarningan. Yung Judah, as a country, na dati na na-split niya, Israel yan, 12 tribes na split. North and South, yung North is Israel, and then Judah yung South. So, after ilang years, nasakop na yung Israel. Okay? So, pinapangako sa kanilang sumpa, nangyari na nga. Eh, yung Judah, supposedly dapat matakot na sila. Kaya yung time kasi na yun, malakas-lakas pa sila eh. Kasi na-fend off nga nila Assyria eh. Yung time na yun, talagang nasakop nga yung dami nasakop na tapos na-fend off nila. Kasi malakas sila. Pero, dumating talaga, sabi ng propeta, sabi ng Diyos, galit nga yung Diyos sa kanila. Nasa ako sila bandang muli. Pero itong panahon ni Isaiah, matagal-tagal pa mangyayari yun. So kaya yung last week, yun, winarningan sila. At in-apply natin sa sarili natin kasi pwedeng mangyayari sa atin yun. Lagi nabanggit, kaya yung mga Baptist lagi natin nabanggit. Hindi ibig sabihin na Baptist ka, yun na yun. Okay? So, yes, Baptist ako. Wala nang titindi dito. Sa pangalan, siguro, agree naman ako dun. Pag talagang inisa-isa mo yung mga listahan ng nasa ano, latyo, compromise, hindi tama, special sa kaligtasan. So yeah, okay na yung Baptist ka. So, even nga sila yung chosen people, eh, bakit ginawa sa kanilang Diyos yan?
Kasi hindi ka dapat magsawalang bahala kahit ligtas ka na. Amen? Kasi kahit ligtas ka na, pwede kang paluin ng matindi. Katulad in a general sense ha, sa Israel na yun nga, pinatay lang naman. Inuubos lang sila halos lahat. Halos maubos sila lahat. So, pwede mangyari sa buhay mo yun. Kahit anak ka ng Diyos, dati kang may maayos-ayos, nagloko-loko ka. Pag nakita ka, sino ba yun? Ay, si ano ba yun? Si DM ba yun? Parang mukha ng adik ha. Ano nangyari? Bad. Yun, nagpabaya kasi. So, pwede mo ikumpara yung sarili mo sa Israel na nasakop. Ang dami namatay, nasayang. Yung mga in-invest sa kanila ng Diyos. Okay, so dito na tayo ngayon. Ito, again, yung naalala niyo yung chapter 5, medyo nag-iiba. Ganyan kasi Isaiah, kaya medyo nahihirapan yung ibang intindi. Pero ganun talaga kasi compilation yan eh. Pero meron pa rin kinalaman niya, kaya nga kinumpile, kahit parang Proverbs, diba? Iba-iba yung tema per chapter, then even per verse nga, iba-iba eh. So, pero may ano pa rin yan, makukuha tayo. So, sa 6 naman, napaka-iksi na napakahaba natin last week, ngayon napaka-iksi rin. So, nag-iba yung tono niya. Okay? In the year that King Uzziah, sabihin, may ano talaga, isang buong ano to eh, in chapter na to, separate. Sinasabi lang niya kung ano yung nakita niya noong panahon na yun. Okay? Pero may aral dito. Yeah, ano daw nangyari? So, nung unong panahon nila, at tinitrace yung taon, ngayon kasi 2024, di ba? Sa panahon nila, eh, wala pang ganun eh. Meron, pero hindi yun ang tinitrace eh. Yung mga Hudyo, mayabang eh, tsaka yung mga ano. Simula daw ng may earth ata, yun nata yung kalendaryo nila. Hindi ko alam kung ano yung kalendaryo nila ngayon, one year. Pero nung panahon na to, tinitrace yung kanilang year sa mga reign ng hari, kasi ganun yan eh. Sobrang may impluensya niya nung panahon nila. Kaya doon tinetrace. Kaya ito, in the year that King Uzziah died, kaya si Uzziah, ito po yung nagkaketong, di ba? So, sikat din po ito, no? Medyo positive siya ng una. Anyway, buhay na si Isaiah noon. Ano sabi dito? I saw also the Lord. So, yan palang medyo kamanghamangha na yan. Kasi ilan ba ang tao nakakita sa Diyos? Ilan? Masabi sa Bible, walang makakita sa akin na mabubuhay. Nakita mo ang Diyos, mamatay ka. Pero, ang dami nakakita sa Diyos, no? Sa angel of the Lord. So, pero dito kasi, buwang sa langit talaga to eh. Ay, makita natin. So, nakita niya ang Panginoon, nakaupo sa kanyang trono, high and lifted up, and his train filled the temple. Yung train po, ano lang po yan, parang damit. Okay, alam niyo na yung mga mayaman, parang ganun eh. Yung mga nakat, ano yung mga hari, yung mga robe, mahaba yung ano. So yun, medyo obvious na parang kakaiba kasi punong buong templo eh. Ano, ipangitain to, no? Ngayon, sabi dyan, above it stood the seraphim. Ito, medyo intindihin natin, ha? Pero yung mga nanggaling tayo sa Daniel, sa Revelation, dito, bago sa atin, no? Seraphim, ito po yung mga angelic beings. Okay? So, hindi yung nakikita nyo sa Valentine's Day, hindi ganun, ha? Pauso yung baby pa, babae pa, tapos ulo lang. Okay? Nanggaling yung sa mga painting-painting nila nung ano, eh. Pag ang angel po, dalawang klase po yung main na klase ng angel. Pag sinabing angel kasi, sugo lang yan, eh. Sinugo. Okay? So, may mga taong angel, meron ding mga hindi tao. Ito yung, kasi merong pakpak eh. Anim. So, naalala nyo isang another klase ng angelic being, yung cherubim. Okay? Ito naman, seraphim. Ang pagkakaiba lang, parang yung number ng ano, ng pakpak at yung itsura, no? So, ito rin yung ano na sa Ezekiel eh. Seraphim. But anyway, nakita na Isaiah yon bukod sa Panginoon. Nasa trono, nakita niya yung seraphim, each one had six wings with 20 covered his face and with 20 covered his feet and with 20 he did fly. Pag 20 lang po, dalawa. So, dalawa. Yung dalawa, naka-cover sa face. Yung dalawa, covers his feet. Tapos yung dalawa lang yung panglipad. Okay? Ang hirap intindi kasi hindi na madalas nakikita yun. Pero ibang mga books,
They're not blowing yan. Anyway. Anong ginagawa nila? Ito, pamilya, sa Revelation. Naalala niyo sa Revelation 4? So, parang ganun din, no? Sabi niya, and one, pero ito, isa lang. Isa sabi, said, holy, 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 tatlo. So, iba, pinopropose ba tatlo? Trinity daw, no? Pwede rin naman. Basta emphasis dyan, talagang banal. Okay, so, makinig kayo, ha? Kasi, madadala to sa ating mensahe ngayon, eh. Hindi pa tayo natapos dyan. So, alam niyo sa scene nga sa langit sa Revelation, ganun din, banal na banal, pinupuri siya, pinupuri. Kaya po sa church, minsan ayaw natin ng magulo. Ito, paano malang magkaroon tayo na idea kung paano ang Diyos ay dapat mapuri. Amen? Ganun po yan eh. Kaya dito, lahat ng description, una, siya ay inaawitan, siya ay nasa trono. Okay? And then, the whole earth is full of His glory. So, awit yun, no? Pero yun ang totoo din. Ibig sabihin, parang ito pala yung hindi ko nasabi kanina, no? Try natin, ha? Gusto nyo ba mag-film showing sa Sunday na lang? May maganda akong film na nakita. Pahinga muna tayo sa ano. Maganda pa sa mga bata especially, ha? So, yung gusto magdala ng mga, anong gusto yung dalhin? Popcorn, ano? Ha? Ganun, after lunch. Mga ganun. Wala mo ng practice, yun ganyan. Okay? So maganda rin sa mga bata yun eh. Genesis. Yung history doon. Anyway. So yan. Ano pa? So bukod ang Diyos, mga seraphim. Ito yung nakakaano to pag tinanong niya. Sabi dito. Yung poste daw ng door move at the voice of him that cried. So sino ba yung sumisigaw? Yung angel. Pero sobrang lakas daw, gumagalaw yung poste. So, sino dito nakapunta ako dati? Kasi napunta ako sa mga, hindi, kahit dati sa amin dyan, pag may mga malalaking speaker, di ba? Gumagalaw, kahit sa baybay sa amin. Dati, may mga ganun, napakalakas, no? Ito, boses lang. Dumadagundong. So, na, ano niya, pero maganda ito, boses niya, tapos umaawit. Sumisigaw. And then, the house was filled with smoke. Ito, kaya siguro yung mga, meron tayo dito eh. Gusto niyo sample natin minsan. Hindi. Ba't nag-smoke doon? Kasi po, smoke machine, meron tayo dito. Kasi hindi ko alam ano yung lalagay ko. Kasi pampalinis ng ano yun eh. Ang linis na sasakyan yun. Baka maano, kasakit tayo. Hindi naman daw, pero, safe naman daw, pero hindi ko sure. Kasi yung sample na natin. Kaya yung mga, ano, di ba, sa langit, parang may usok. Siyempre, ano eh. Pero actually, yung maaalala mo dito, pagkabanalan ng Diyos, pasensya ng Diyos, kailan yan? Kailan yan madalas? Sa? Pag? Pag-aalay. Yung ilang tagpo yung nangyari yan, di ba, sa... Dati yung ano pa lang, tabernacle pa lang, nangyari yan eh. Nung in-offer tuloy yung dedication, di ba? Ng tabernacle, nangyari yan, kay Josiah, nangyari, kay Solomon, nangyari yan. So, yung pinipicture po niyan, yung kabanalan ng Diyos na puno. Amen? Kahit sa atin, misa nangyari yan, hindi yung literal na ano, pero may mga time eh, sa pag matagal-tagal na yung church, may time na wala lang. Pero may time na, either sa preaching or what, damdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Amen? Hindi natin kailangan mag-smoke machine kung tayo revive lahat. Titiwala sa Diyos at tas lalo soul winning. Ano yung tinatukoy ko yung last time, no? Yun ang revival eh. Hindi naman kung ano-anong ganyan. Pero gusto ko lang maintindihan din natin, kahit sa mga salitang to, na pinipicture ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos. Amen? Yung nakita niya. So, yon. So, first four chapters, dinidescribe yon. So, ano yung nangyari sa kanya? Ikaw. Kaya po, mahilag minsan yung mga iba sa ganyan, yung mga pakitang ewan, eh, no? So, kasi nakakadala naman talaga yun. Pero tayo kasi, yung gusto kong madala tayo sa katotohanan. Amen? Hindi sa kung ano. Pero still, imagine nyo rin kung nandong kayo po, kabanalan ng Diyos, pinupuri ang Diyos, dumadagundong sa sigaw.
Yeah, parang yung inyong pagpuri minsan sa awit, ganyan. Kaya sabi siya, yung music natin, ayusin natin, magpapakanta. Araling at least kanta lang, simple lang naman, pero pag may gana kasi, or walang gana yung papaawit, minsan nadadala yung buong ano eh. So ano nyo lang, simple lang naman tayo, at least paawit, challenge yung silang paawit, umawit din naman tayo. Eh ito, lahat nandun na, may awit, may nakikita silang Panginoon, may seraphim pa. So anong gagawin mo pag ikaw yung nakaranas nun? Nakita mo man, di, wala ka man doon, nakita mo yun. Ano yung dapat response na meron ka? Ma? Sa halo-halo na yun, paggalang, takot, di ba? Kaya sabi na Isaiah dito, "Then said I, woe is me, for I am undone." So ang tingin niya sa sarili niya yun, nanliit siya, nanliit siya sa sarili niya, nakita niya yung kanyang kasalanan, no, sa harapan ng Diyos, dahil banal ang Diyos, nakita niya sarili niya, wala akong kwenta, ang baho ko, wala akong kwenta. So madalas dapat ganyan tayo pag nag-pray ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng preaching, naintindihan mo, kung soul winning ka, iba nakita mo naglilingkod sa Diyos, hindi lalo babaliwalay mo pa. Yun ang nakakaarsan na ewan eh, may maglalagyan ka rin yan. Amen. Pero dapat ito yung response natin, katulad ni Isaiah, na nakita niya yung sarili niya ang karumihan. At may mga binanggit pa siya dito. So nag-focus siya sa kanyang labi. Okay? Kaya sabi niya, bakit daw ako yung andan? Pag sinabi andan, parang kabaligtaran ng dan, na inayos, di ba? Pag dan, ayos. Pag andan, parang nababoy, parang ganun. Okay? Hindi na siya nung ginagamit yan ngayon. Kaya sabi niya, bakit daw kasi daw ako ay I am a man of unclean lips. So parang either bastos o ano ba. Ay, obviously hindi siya ganun, pero kumpara sa nakita niya, no, sa Diyos. Para siyang napakarumi niya. Okay? Ang kanyang bibig, either may konting bastos. Bastos na bastos pa rin siya kumpara sa Diyos. Kaya may konting kasinungalingan, kahit konti lang kumpara sa Diyos, napakalaki nun. Naintindihan niyo ba yung comparison? And then, sabi niya dito, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. So, ganyan po yan, ha. Kaya lagi sabi sa inyo, yung mga, ano, may mga bastos yan. Huwag nyo nang, ano yun dito, sanayin nyo lang sa church, magbabago yan. Makikita niya yung pagkakaiba dito, tsaka sa labas. Ito si Isaiah, alam niya, kasi naintindihan niya, siguro kasi ang dami niya narinig sa labas, nakikita. So, nakita niya yung kabanalan ng Diyos, nakita niya yung karumihan niya. At na-identify niya, bakit? Kasi yun ang nakikita niya eh. Mga taong kababayan niya, may mga karumihan. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So yun, so, parang nahihiya siya. Talagang hiyang-hiya siya sa Diyos na nagpakita ang Diyos sa kanya. Matindihan niyo ba yun? Kunwari, alam niyo ba yung anong maganda illustration sa panahon natin ngayon, mga artista, ganyan eh, di ba? So, di ba sa mag-a-appear yan lang sa dyan lang sa birthday mo, di ba? Mabayaran mo or something. Kaya mga mapera, oy, mag-a-appear din sa'yo. Ganadong-ganado na yan. Excited din mga karnal, no? So, pag hindi ka nagpakita sa'yo yan, yung iba naman, hindi sisipot eh, mga ganun, di ba? Kahit minsan, mga pastor na sikat na eh, ganun eh. Busy-busy, nangako, mas wala, di darating. Kaya ako, wala akong invite dito yun. Kasi basta, sigurado yun. Kasi, pangako niya yun. But anyway, though busy rin yun, may sakit pa. Alam nyo, minsan pag asal ka sa tao, di ba, hindi mo madumi yan, mabaho. Di ba, hindi mo sisipotin eh. Kaya ang feeling ngayon ni Isaiah ngayon, bakit nagpakita ang Diyos sa akin? Kaya naramdaman niya po yun, nahihiya sa sarili niya. Sana ganun tayo, hindi tayo yung ang Diyos, parang commonplace na lang. Yung nakakasa sa totoo lang eh. So yung Bible, commonplace na lang. Diba? Hindi mo na ginagalang, walang paggalang sa magbasa, pag-inig, pag-attend. Hindi tayo dapat ganun. Ngayon, ito na. Then flew one of the seraphim. So yung mga nakikita niya, ilan yung seraphim? Nakita niya? Ha? Isa lang yung nagsalita, pero ilan yung seraphim? Hindi, six wings yan eh. Walang sinabi, no? Walang sinabi. Okay.
Basta marami yan, Sarah Films. Pero yung isa lang yung sumisigaw, kumakanta, kung ano man yan. Yung isa doon, di sila sabi kung yun yung nagsalita, pero yung isa lumapit sa kanya. And then, meron siyang daladalang uling. Pero hindi basta uling na ano, live, ibig sabihin talaga nagbabaga. Okay? Imagine nyo? Uy, may baga. Saan ang galing yun? Sa altar. So, hindi nyo pa alam yung altar po, yan po sinusunog, niluluto. Yung mga inaalay doon. Yung iba sunog, yung iba naman, hindi masyado, di ba? So, syempre, parang nausunog yun. Meron doon coal. Okay? Lalo doon sa, nasa loob ng temple. Kasi sinusunog doon yung ano lang, di ba? Yung incense lang. Okay? Sa labas, sa brazen altar, yung mga in-offer. So, may kinalaman yun, no? So, ito'y kinuha sa altar, yung tong. Alam nyo yung tong. So, syempre, mainit yun eh. So, imagine nyo, may nakalala ko ito yung pelikula. Total churin siya, yun. Hindi ko nasabihin kung ano yun. Basta may ganun. Matatakot ka talaga. Kasi may hawak ang ganyan. Tapos ilalagay kung saan man ilagay. Sa mukha mo, sa dila mo. Matatakot ka, di ba? Anyway, ganun nangyari sa kanya. Wala namang umahawak sa kanya. Pero sabi dito, he laid it upon my mouth. So aray ko. Imagine nyo ba? Pero obviously may ibig sabihin ito. Dito tinulture si Isaiah. Namihan natin interpret. Basta tingnan nyo muna yung literal ano, no? Kasi itong baga na to ay nag-touch. Hindi naman sinabing sinubo sa kanya. Kasi dinampi lang. Again, mainit pa rin. Kung literal to, ha? Kaya sabi dito, ito na yung title natin, lo, this hath touched your lips. And thine iniquity is taken away. So, nung nag-touch daw, yung kanyang kasalanan, iniquity is kasalanan din, sin, nawala. And then, yung kanyang kasalanan din ay pinulga, inalis. And then, tapusin natin dito, bago natin explain. So, after nun, may narinig din siyang boses daw ng Diyos, no? Kasi pinapakita sa kanya yung buong ano, scenario dun eh. So, narinig niya pa yung boses ng Diyos, sabi niya, ng Diyos, sabi niya, whom shall I send? Parang minsan pag nag-usap tayo dito, di ba? Sabi ako, pag-try natin sa alahala, sana may mag-ano dun. Parang may Sunday tayo dun, di ba? So, sino pupunta? Lala ko talaga si Daddy, no? Kaya nag-ano si Daddy dun. Though hindi siya nag-service doon, at least nag-volunteer siya doon naman mag-caretaker, no? So, anong sinasabi dito? Minsan yung volunteer, work, no? Anong sabihin ng volunteer? Walang pumilit sa'yo, pero ikaw yung nagkusang loob. So, bakit ganun tayo, no? Ba't ganun ang Diyos? Ba't hindi nilang pilitin tayo? Lagi sinasabi sa inyo yan, bakit? Mga kahit yung mga sundalo, polis, sumugod ka doon, ganito gawin nyo, alam mong pwede ka mapatay, ba't ka pupunta doon? Eh, minsan trabaho mo yun eh. Di ba, pinapasweldo ka, pati retirement mo, nakaplano yun eh, kaya gagawin mo talaga eh. Not necessarily gusto mo. Tapos, pag namatay ka ba, ganun yan eh. Isa yan sa mga ano, sundalo, pag namatay ka, okay lang yan. Ano na yung pamilya mo eh. Yan, kung may pakialam ka sa pamilya mo, di ba? So ito, walang sinabing gano'n. Pero tayo, pansinin nyo po. Soul winning. Sinong gusto? Hindi yung pilitan. Mag-church, hindi yung pilitan. Ano pa? Bigay, hindi pilitan. Lahat, walang pilitan dito. Ba't ganun? Sinakalala. Kasi pag pinilit ka, ano? Hindi mo magawa yung best mo. Labag sa loob. Hindi tunay. Ang dahil yung illustration dyan, kunwari, mahal mo si ganyan. Gusto mo, pilitin mo. Diba? Kasi pag pinilit kayo, mahal ako ni ganyan. Alam mo, hindi totoo. Gusto mo ba yun? So, ang Diyos lalo, deserve niya yun eh.
Hindi siya yung pinagdadabugan. Nag-charge na naman ako. Ayaw niya ng ganun. So ito lalo na to, pinag-uusapan dito. Kaya lagi, madalas kaya abiso niya, sikat tong verse na to. Kasi lagi ginagamit to ng mga nagsuko ng buhay. Yan. Yung term, di ba? Totoo naman yun. Ibig sabihin kasi, mabastol ka, missionary ka, or what? Kahit nga hindi eh. Kahit soul winner ka lang eh. Kaya, hindi madali. So, pero yun ang gusto ng Diyos, volunteer ka. Kasi ang hirap nung pinipilit, lalo sa gawaing napaka-sensitive. Tulad nga niya, mahal ko. Imagine mo, may sa ibang bansa, binibili daw yung ano, wipe. Yung abobo rin yung nagpabili, tsaka yun ang bumibili. Ba't ka bibili? Anong kailangan mo? Ano lang, laman lang. Ano yun? Hindi maganda. Amen? So, ganun lalo dahil sa paglilingkod sa Diyos, ayaw ng Diyos yung pilitan. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Pag nakakita kayo ng pastor na ganun, o kaya ng worker na ganun, hindi alam yung ginagawa niya. Ba't di mo alam yan? Alam mo dapat yan, eh, yun nga gawain natin. Di ba? Tamad-tamad ka dyan, or what? Bagay, si Moses din, nang na-stress, kamali din, di ba? Pero still, napaka-sensitive niya. So sana nakakuha nyo na yun. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, nagsasabi lang siya, nagpaparinig. Hindi lang parinig yun eh, pero parang nag-aaral tayo ngayon, di ba? Nagpaparinig lang. Inaaral natin, hindi lang tayo nagpaparinig. So ngayon, pag naintindihan mo na, yun pala yung kailangan gawin. Okay, alam mo na yung kailangan gawin. Sino ngayon gagawa? O sino? Yun na yun. Tayo, lahat. Ay, siya hindi gumawa eh. Ayoko na rin. Yun ang mahirap eh. Kasi hindi mo dapat hintayin nyo. Kaya, ang title din natin, kaya sabi, ito yun talaga eh. Kaya, balik tayo dito sa explanation dito. Bago ka mag-volunteer, kailangan magkwento ako eh, no? Kaya narinig nyo naman, sabi nga sa inyo, bakit meron tayong gawain dito? So, iniisip ko rin yun, madalas, narinig ko, nag-observe ako doon, bakit ganun tayong baptist, parang kakaiba naman, nasanay ka lang, hindi ka lang nasanay, I mean, kasi Catholic kami dati. So, bago magkaroon ng, kaya iba sa inyo, hindi na-appreciate yan, minsan kasi hindi mo alam kung ano yung sakripisyo, nag-umpisa dyan, ganun po yun eh. Pero, katagalan, yan, pag nakikita mo na, iba talaga, kaya nagkakandara pa naman yung mga, ano, sa pera. Pag nakita mong walang ganun, kawawa naman. Napakahirap. Pero bakit nga meron tayong ganito? Kasi alam mo yung pangailangan, alam mo importante sa Diyos, importante sa tao, why not? Kung binigyan ka rin naman ng Diyos ng anong kailangan mo, ano bang kailangan mo bago maglingkod sa Diyos? Depende kung anong paglilingkod. So, winner, anong kailangan mo? Una, ligtas ka, skills, retrain naman yan eh. Kasama ka, pray. Okay, pero kaya mo. Pero again, walang pipilin sa'yo. Okay. So, balik tayo dito sa kanina. Ano itong mga ino-illustrate dito? Ba't may kailangan may ganun pa? Madalas po sa Bible, yun, yung tawag na parang ang tawag nila dyan is, tawag doon, image, ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Basta yung pinapakita sa'yo, and then may ibig sabihin yun. Okay, image, lesson, image lesson, yun na tayo. So, naalala sa Ezekiel, siya ang pinakamaraming ganyan eh. So, si Jeremiah, naalala ko yung naglagay lang siya ng ano eh, ng yoke. Di ba? Nagbabasa kayo ng Bible niyo. Gusto maintindihan ni Jeremiah, itong mga to, kayo, malaya kayo ngayon, pagdating ng mananako, para kayong ganito, aalipinin tayo. Mga object lesson, yan, yung palagi sabihin nun, object lesson. So, kaso, pinutol nung isa, namatay sa sinumpa ngayon siya. But anyway, si Ezekiel, ang dami niyan. Ano yung mga ginawa ni Ezekiel? Yung nag-layout siya ng ano, parang city, yung binisage, yung city. Yung nakahiga pa siya. So, kumain siya ng pupo. Ano pa? Yung naka-ano siya. Pinakita niya sa sarili niya, naka-ano siya, nakahiga lang siya doon. Sa isang side lang yan. Ilan yun? 300. Ilang days yun? Lagpas isang ano eh, taon. Tapos yung kabila naman, 70 lang. So, ba't ginagawa niya para makita ng tao, makuha nila yung ibig sabihin. And then, kay Ezekiel pa rin, yung chinap-chop niya yung buhok niya. Ah, buhok rin yung buhok ba yun?
Ala, kalimutan ko na kaninong buhok yun. Ha? Basta hinati niya yung buhok niya ata yun. Buhok, hinati niya sa tatlo. Yung isa, sinunog. Yung isa, tinapo niya sa labas. Basahin niyo yung Bible yun, nakakatuwa yan eh. Then yung isa ata is yung third part, nakalimutan ko na. So basta may ibig sabihin niyo, kasi yung sinunog, yung iba daw sa mga Israel, susunogin. Yung iba, chachap-chapin. Yung iba, marami yan, mamatay. Okay, so ano pa ba yung mga image lesson niya? So yun. So ganito rin to ngayon, pinapakita sa atin para hindi niyo ano sa isip niyo. Pag lalo na pag nakita niyo explanation. Okay? So bakit siya binigyan ng illustration na nakita niya yung una angel and then may live coal? Ano ba ang pinipicture ng live coal? Mainit, hell. Pag ikaw ay iglingkod ng Diyos, ano yung ginagawa mo sa bibig mo? Siyempre, nag-preach, no? Either the gospel o itong ginagawa natin, nag-aaral. So, nung tinatch yung lips niya, ano nangyari daw? Dalawa, pero pareho lang yun. Thy iniquity is taken away, and thy sin is purged. So, pwede yan. Pag tayo nag-soul winning, anong ginagamit natin? Pansinin mo yung iba, hindi ganun eh, di ba? Tayo puro salita ng Diyos. So, obviously, kaya ang pinipicture dito ng live call naman is salita ng Diyos or katotohanan ng Diyos. Okay? Pwede rin yung impyerno, di ba? Kasi yun ang ano natin eh. So, maligtas sa impyerno, ito sabi salita ng Diyos, di ba? Pwede rin ganun. But anyway, nung pwede ito sa kaligtasan or pwede sa pagtawag. Okay? Pag tinawag ka, sumunod ka. Okay? At ang maglilinis sa'yo, yung Diyos na rin. Amen? Kailan lang, pinag-usapan natin ito eh. So, ikaw, nag-preach ka ng ganyan, ikaw, perfecto ka ba? Yun ang madalas na hindi lang papasok sa isip mo, ibabato minsan sa'yo ng iba, ano sasabihin mo? Eh, kasi ikaw, kung nakakilala sarili mo, di ba? Paano yun? Di ba? Naisip niyo ba yun? Ang madalas. Madalas ganyan po yan, kaya ako hindi na nagtataka ko na, may hindi na iniwala sa akin yan, either may nakitang ewan, o may alam na ganyan, dati. Ano ko, hindi naman yun ang aking, hindi naman yung gospel, hindi naman ako yung tagapagligtas eh. So, ang nakikita ko dito, yung nga, salita ng Diyos, pag na-touch yung bibig, again, nanggaling sa altar to, okay, anong kinalaman ng altar, doon ino-offer yung mga offering. Ibig sabihin, pag ikaw ay maglilingkod na sa Diyos, iwanan mo na yun, yung kung ano man yan, kung ano man yung natitira pa sa iyo kasi ganoon yung pag inoffer mo yan patay yan eh. At yung kinalaman sa ano pang ginagawa ng apoy, di ba? Naglilinis po yan. Okay, yung mga pagkain, either yung pagkain or yung kung naalala niyo yung mga sakit, yung mga plagues sa Leviticus, isa sa mga ginagawa nila yung mga bagay na nahawakan ng ano may sakit or may patay ganyan. Gagawin nila dyan, sinusunog nila yung mga bakal. So, iniinitan nila yan. So, ang picture no, nalilinis. Okay? So, ganun din po tayo ngayon. Kaya, sino yung tatawagin ng Diyos sa palagay nyo? Kasi nakakasal yung mga CCF ganyan. No? Hindi naman nanggaling sa legitimate na church. Tapos, bigla mag-ano ng church. Bali, wala sa kanila yun. Hindi nila ginawang banal yung gawain ng Diyos. Kaya tayo po mga Baptist, dito yan. Sino yung mga next na maglilingkod sa Diyos? Kayo-kayo yun. Tayo-tayo yun. Kung inaral mo yung salita ng Diyos at naging special sa'yo yan at hindi yan baliwala sa'yo. Nakikita nyo ba? Ang hirap explain ha, pero sinusubukan ko explain. Ganun po yun, object lesson yun. Nung na-touch or nadampian na nagbabaga ang coal, yung kanyang bibig, ano nangyari? Ang dami. Nalinis yung kasalanan niya, pinipicture. Paano yung sabihin nun? Yung sabihin, wala na sa'yo yun. Hindi mo na inaalala yon. Okay? Nilinis ka na. And then, pagkatapos niyang anong gagawin niya? Doon na siya sinugo. Okay? So again, sa lingkod ng Diyos, hindi naman tayo magiging military leader lahat. Pero definitely, isa sa mga common sa atin, salita ng Diyos. Yun yun. Kahit sino ka pa, kahit si Nehemiah, leader siya na engineer, na ewan. Pero still, bandang huli, kung alam niyo yung kwento, di ba? Yung salita pa rin ng Diyos ang binida nila. Hindi sila. Okay? Alam niyo yung kwento, ha?
So ganun po tayo lagi dito. Sa salita ng Diyos tayo nag-umpisa, sa salita ng Diyos tayo matatapos. Amen? Ganun lagi. Hindi yung sikat ka ng pastor na congressman, tapos salita ng Diyos ay wala na lang. Kasi yung alam mo yung mga tao, pag isang sabi mo lang, gumusunod eh. So feeling mo, ito, babaguhin mo na rin. Okay? So bago natin tapusin yan dyan, ang lesson lang is, pag narinig mo, naintindihan mo yung kalooban ng Diyos, anong gagawin mo dapat? Ang dapat mong gawin ha, sumunod. Mag-volunteer ka na, huwag ka na maghintay ng ibang gagawa din. At pag hindi sila gumawa, ayaw mo na rin. Nakita niyo yun? So, hindi yun karapat-dapat sa panawagan ng Diyos. So, magandang pagsunod sa Panginoon, yun. So, siguraduhin mong nahihinipo ka ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At paano yun? Nga, makinig, mag-pray, intindihin. Handaan niyo po yan. Alay kong sinasabi sa inyo, kaya minsan kinukumpara natin, hindi naman sa ano, pero ganun talaga, kumpara mo yung sarili mo sa iba, kasi pag nakita mo yung background ng iba, ganun. Parang minsan nagpasto dahil sa ibang bagay. Makikita mo yan eh. Kasi pag wala na yun, parang saya, walang pera, walang... Hindi niya gagawin yun dapat niyang gawin. Alam mo na. Amen? Yeah. Ganun tayo dapat ha. Ang Diyos lang nagsabi. Siya nagsabi, siya nanawagan, nag-volunteer ka. Amen. Ito ako. Ito maganda rin yung here am I eh. Ito ako. Sino yung sugo? Ito ako. Hindi, ito siya. Sino yung susugo? Sabi niya, here am I, send him. Ganun yung biruan dyan eh. Turuan, ha? Totoo daw yun. Nangyayari yun. Kasi nga, naghahanap ka ng ituturo. Kasi nga, hindi madali, di ba? Sana nakuha na natin yun. Pero babalikan natin mamaya yan. So, anong gagawin niya? Ito yung mahirap na naman eh. So, para summary na to. Pero pagbago kong babasahin mo ito, di ba maintindihan? Okay, ito na. Okay, ako isugo mo. Anong gagawin ko? Yan. Nabasahin natin. Sabi niya, he said, go. Okay, go. Alam niyo, Matthew 28. And tell these people, ano sasabihin? O yan, mag-replace siya. Madali lang yan. Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive. Ano? Ang sasabihin mo daw sa tao, yes, nakakarinig kayo, pero hindi nyo naintindihan. Aasarin mo yung tao? Yun ang sinasabi dito eh. Nakakakita kayo, pero hindi nyo kayo nakakaintindi. Parang mahirap yan, basta. Parang magagalit sa akin yung tao. Minsan ganun talaga. So, pero dalawa kasi yan. Yung iba maniniwala. Nalala yung Acts. Laging ganun eh. Iba maniniwala, yung iba hindi. Iba maniniwala, hindi. Huwag kayong madishearten. I-preach mo lang yung katotohanan. Mahati po yan. Pero positive at positive yan. Okay? Kasi again, ha, alam nyo na nga kay Isaiah, according to tradition, siya ay pinatay din. Katulad ng maraming propeta. Ang malala, nilagay daw siya sa, alam nyo yung log? Yung, ano yung log? Ha? Trunk ng tree. Yan ang sabi sa tradition. Wala dito eh. Sinabi sa Hebrews pero hindi pinangalanan. Tapos saka siya hiniwa. Patay. Hindi madali, no? Anyway, hindi pa tapos yun ha. Ano pa sabihin niya daw? Make the heart of these people fat. Ay, bobulahin ko. Tingnan mo yung context. And make their ears heavy. So yung sa preaching mo daw, yung... tataba yung tao. Ano kaya ibig sabihin? Mamaya malalaman natin. Kaya sabi dyan, yung kanilang tenga daw, magiging mabigat. O yun, medyo alam natin yun. Kasi talinaga na yan. Alam natin yan eh. Pag ang bigat naman na sinabi mo, anong sabihin nun? Ang hirap tanggapin, mabigat, kasi totoo. Madalas, ano ka, sa pool, yan. Ano natin eh. Okay? And shut their eyes. So, kasi pag nag-preach ka daw, sila sasarado nila. So, again, hindi lahat, ha? Sabihin ko na sa inyo, hindi lahat. Sinabanggit ko na rin kanina, may mga matitira. Pero karamihan, gano'n naman tayo, di ba? Kuna, sabi ko, pumunta ako doon, nagalit sila. Pag gano'n lang ka-generic yung sinabi ko, hindi mo sasabi, hindi mo
Minsan pagpapalagay mo lahat sila, pero minsan di naman lahat. Okay, pero ito kaya karamihan po na Israel, ganun. Naggalit sila. Pag sinabing fat po ay parang lalo sila nakarnal, parang ganun. Nabigatan sila. Lahat na bumigat. Especially ears, ayaw na nilang makinig. Ayaw na nilang makakita. Diba? Parang dito, alam ko yan eh. Pag medyo umiinit, tumatagal ang preaching, alam ko na yung mga nag-zone out. Ayaw na makinig. Nag-asawa na, lumipad na yung utak. Bakit? Eh, iba na ikinig. At kung ayaw, kung hindi na importante ito, titigil na natin. Ganun lang yun eh. Pero malala dito, karamihan, ganun nangyari sa kanila. So again, alam nyo na yun, pinatay si Jesus, pinatay yung mga propeta. Ayaw na naman pakinggan yung lingkod ng Diyos. At sabi dito, ito, baka hindi nyo tindihan yung lest, okay? Sana familiar kung alam nyo yung Ephesians 2:8 and 9, diba? Ang sabi doon, "For by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast." So ang context noon, hindi sa paggawa, kasi pag ikaw daw ay gumawa sa kaligtasan mo, ikaw ay magyayabang. So ibig sabihin noon, kaya by grace, para walang magyabang. Kaya sabi sa Tagalog yung upang walang magyabang. So dito naman, ganun din. Tingnan nyo, kasi isang umpisa kasi ang hirap din nito eh. Para siyang baliktad. Kawawang preacher, kawawang lingkod ng Diyos, ang pinapagawa sa kanya imposible. O hindi naman imposible, pero alam niya na umpisa pa lang, ang dami magagalit sa kanya. Ulitin ko lang po ha, sabi niya dyan, yung pag nag-preach siya, mangyayari yung mga tao ay tataba. Ibig sabihin niya, yayabang, di ba? Yung ears heavy, ayaw na makinig. Shut your eyes, tutulugan ka na. Sino nagtutulog niya? Mayroon mga guys sa church, ayaw ko sinasadya o ewan. Kasi parang ang lagay nun, talagang inaantok, ano naiintindihan natin, pero labanan mo naman, hindi yung talagang tinodo. Parang ako, huwag mo nang pakita sa iba. Pero may mga panahon din ako, sabi nga sa inyo, may panahon na nagtatrabaho ko, tapos Bible school, and then may pamilya pa ako. Buti na lang, yan, may makulit. Yan. Ang church, ano gagawin mo sa church? Minsan doon na lang utulog. So, hindi dapat ganun. Anyway, ito siya sabi dito, hindi lang sa isang tagpo. Obviously, talagang ayaw na siyang pakinggan ang Diyos. Kaya sabi daw, bubuhay natin yung buong verse. Sabi niya, mag-preach ka para sila ay tumaba, hindi na makinig, ni ayaw ka lang tingnan. Ba't ganun? Yun eh. Kaya ngayon, pag intindi mo to, kaya hindi ka magtataka ano nangyari sa New Testament na ginawa ni Jesus sa kanila. May mga kinondem siya doon. Diba? May mga hindi nakinig. Okay lang yan. Bahala kayo. Kasi kahit kay Isaiah, ganun eh. At ganun nga nangyari sa kanya. Kaya buhay natin, nagsabihin nito, kaya nila pinapapis sa kanila para lalo silang hindi makinig. Ganun yung sinasabi dito. Kaya pag umpisa ka, ang hirap intindi. Ba't ka naman? So nag-preach ka, parang hindi sila makinig. Labo naman nun. Pero nga, may matitira. Yan. "Lest they see with their eyes and hear with their ears and understood with their heart and be converted and be healed." Pag binuo mo yon, parang ayaw na ng Diyos na makakita sila, makarinig sila, at makauntindi sila, at sila'y makonvert, at sila ay magumaling pa. Ba't ganun? Well, may ginawa kasi sila. Marami sa kanila, wala lang pag-asa. Lagi na sinasabi dito sa inyo, Israel as a whole, not individual, as a whole, reprobate na yan. Ngayon. Wala. Kahit anong gawin mo dyan. Tatapatan ka pa niya pag nag-preach ka doon, kunwari. Tatapatan ka niya ng mga tinusang. Kami nga yung chosen God. Kayo mga Gentile, gaganyanin ka pa niyan. Kaya hindi madali yan. So sa panahon ni Isaiah, yung iba may pag-asa pa, but anyway, karamihan hindi na. So ito yung magaling na tanong ni Isaiah. Patapos na tayo ha. Pag ikaw binigyan ka ng trabaho na parang napahirap, isa mga itatanong mo ano?
Kailan pa yan matatapos? Sige, gagawin ko yan. Kasi kung isang araw lang yan, kahit napakahirap pa yan, okay lang yan. Kasi alam mo yun, isang araw lang, titiisin mo na lahat. E paano sabi dito? How long? And he answered, until the cities be wasted without inhabitants. So magpipreach daw siya hangang mangyari, basically, yung mangyari yung sumpa sa kanila. Kasi matagal yung pinapaulit-ulit yung mga prophet, ganito ang mangyari, masasakop kayo, papatayin yung iba sa inyo. So hanggang doon daw mag-preach siya. Pero alam, kung alam niyo yung timeline dito, hindi niya inabot yan eh. Though may mga time na inabot niya yung iba, yung mga, alam mo na, hindi pa totally. Nangyari kasi, nangyari yan kay Jeremiah na eh. Yung inabutan ni Jeremiah. So anyway, pero still, ibig sabihin lang nito, mag-preach ka hanggang mangyari yan. So hindi madali na no, maglingkod sa Diyos. Walang timeline, walang exact at hindi mo rin alam. Pero still, maglingkod ka sa Diyos. Okay? So yan po yan, dinedescribe dyan yung hanggang maubos sila. The Lord that removed men far away, there be a great forsaking the midst of the land. So maraming mamatay, maraming maalis. So ito na yung pag-asa. Hindi natapos yan ng ano eh. But yet, okay, matindi ba yung nangyari? Patay, daming namatay. Maraming mamamatay, pati mga kung anong tinayo nyo dyan. Iba ngayong mga city, nagtatayo ng kung ano-ano. Kahit nung tanaw nila, tatayo ng kung anong malaking building, maganda, magara. Iba dyan, may statue pa nila. Ako nga pala yung hari dito, no? Ano nyo alam mo yan, yung mukha ko? Parang sa China daw, ganun. Basta yung mga dictatorship, ganun. No? Parang minsan, ganun din sa atin, di ba? Yung sino mayor natin ngayon? Medyo okay pa yun kasi wala yung mukha niya dyan, eh. Pero iba dyan talaga, mga inaari sa ata, ganun. Andyan din ba? Kailangan lagay yan, eh. Kahit si ano, presidente, makapalitan ka rin naman eh. Naglilingkod ka lang dyan eh. Pero sa kanila dati hindi ganun. Kasi forever sila eh. So yan. So ginagawa nyo pa, sinisira yun. Kasi nga, bisito-bisito. Ah, ikaw pala yung magaling ha. Ikaw yung hari dyan ha. I-re-raise yun. Ibig sabihin, ile-level. Okay? Sin uubusin, sisirain. Pero, ito yung maganda. Sabi dyan, but yet, in it, sa Jerusalem, sa Israel or sa Judah shall be a tent. Magkakaroon daw ng parang ikapo. So familiar sa atin yan, alam niyo yung sa tithes, may natitira, di ba? Hindi naman lahat ay kakainin, may tinitira doon. So kung alam niyo yung tithes, kaya banal yan sa Diyos, sabi sa Bible, paulit-ulit, the tithes of the Lord, it is sabi doon, sanctified. Ganyan po yan eh. Kaya yung pala, inukumpara pala yung mga natitira kahit sa pananampalataya. Amen? Amen. So mangyayari dyan, yes, maraming mamatay, pero may matitira. And sabi niya, and it shall return. Ito yung medyo weird kasi kinumpara sila sa puno. Okay? Ano eh, basahin mo natin. And it shall be eaten. Maganda bang kainin? Kailan positive yung kainin? Eh kung sinunog yung iba, ikaw kinain, okay yun. Ang pakinabangan ka, amen? As a teal tree, yung tree na yan, di na ano daw yan, archaic daw yan. But anyway, basta tree, namumunga. At sya yung ibang other tree is oak. Yung substance, bunga lang yan. When they cast their leaves, kailan yung mga puno binabato or inaano yung leaves? Ha? Maraming bunga. Ganun ba yun? Basta ang picture niyan. Pagtagtuyot. Diba? Pagtagtuyot. Sa mga lugar na meron silang four season, ganyan yan. Pero may pakinabang na kasi may bunga na. Yun lang yung sabihin nun eh. Yung puno, nalalagas, parang Israel ngayon, pero still, may matitira. Okay? Ano daw yun? So, ganun din, the holy seed. So, naalala yung Galatians 3, sino yung seed? Sino yung seed? Si Jesus. So obviously, ang tinutukoy doon, yung mga ligtas. Kasi yung seed, si Christ yung seed, pag nasa atin si Kristo, tayo ay anak din ng Diyos. Okay, so, ginumumpara talaga dito sa New Testament, sa Old Testament.
So sa kanila, uubusin sila, pero kung alam niyo yung kwento, ganun nga, nauubos sila pero hindi. Kasi hanggang ngayon, nakarating sa atin, paano nangyari yun? Marami namatay pero mayroong natira. At hanggang ngayon, naipasa sa atin yung pananampalataya na yan. So, gusto niyo pa maglingkod sa Diyos? Hindi madali, amen? Yun lang ang pangako sa atin kaya dito, pag tinitingnan ko, maging 6 years na pala tayo. Kaya tinitingnan ko rin isa sa atin, kaya sana, cream of the crop talaga to. Ngayon, may loko-loko dito, isa, dalawa, wala rin yan. Amen? Yun ang ating target dito. Matira ang? Matibay. Kaya sa si Pastor yan, matira ang tunay. Kasi ipipress lang natin yung tama dito, mawala yung iba dyan. Ano inaya mo nila dito? Kung pinipreach yung salita ng Diyos dito at matino at pinapractice pa. Amen. Inayaw mo nila yung magandang bagay. Bahala sila. So sa yun pa ang 4 minutes. Ano na? So another, yung mga points dito, balikan ko lang, maglilingkod ka sa Diyos, mag-volunteer ka. Hindi lahat nakakita sa Diyos. Andahan niyo yan. Kaya iba, hindi alam kung saan magsisimula. Hindi nga ligtas eh. Magiging katulad ka pa na Isaiah, nakita niya mismo ang Diyos. Hindi ka abot doon, hindi ka ligtas, una. Pero pag habang nagmamature ka, naiintindihan mo yung mga dahat mo maintindihan, pwede tayo makikumpara dito. Makikita natin mismo yung kalooban ng Diyos, even yung ganitong detalye. Amen? Na siya'y banal, at nakikita mo pinupuri siya, in the future, ganitong mangyayari. Sana makita natin yung then. Another point is, dapat makita natin ang karumihan natin. Hindi tayo karapat dapat. Hindi yung nasa ministry ka, nagyayabang ka. Hindi tayo dapat ganun. Ang Diyos lang may taas lang. And then, yung focus sa heat, sa cold, and then sa lips, okay? Yung bibig mo dapat, kung gano'ng kabanal ang Diyos, hanggat at least, kung banal nga ang Diyos, binabasa mo to, anong mamamutawi sa yung bibig? Kabastusan, di ba? Parang isang may kinapahinggan lang akong ganun. Bigyan ko lang ng time to ha. Mayroong isang mayaman na itong ministry niya eh. Kaso, palit-palit siya ng asawa. Ngayon, pasto pa. Tama ba yun? Kasi pag pinakinggan mo, ngayon, madalas makikita mo, nababanggit niya lagi, puro biglang-biglang papasok sa ano niya. Puro, hindi naman bastos-bastos, pero parang ganun. Biglang papasok ko. Ano ba sinabi niya nung last, ano? Kanina ko sinapakinggan ko eh. Meron siyang topic. Alam mo yung law of attraction, mga ganyan yan eh. Yung mga objects daw ay nag-ano yan, nag yung gravity, pag masyadong nilapit, maglalapit. Maglalapit lalo yan. Parang gano'n science yung topic nila eh. Biglang papasok yung lahat yan, lahat ng bagay. Lahat ng yun na yun. So, kung wholesome naman, okay lang. No? Pero, eh, tatlo na yung asawa nun eh. But anyway, nakatatlo. But anyway, kaya ako nag-iingat din ako kasi ganun yun. Dapat yung ating mga bibig ay nag-reflect kung yung kabanalan ng Diyos. Amen? Amen. Yun. And then, yun, volunteer tayo. Hindi madali ang gawain ng Diyos, pero still, ano talaga, gusto niyo yun, paprotektahan naman na tayo. And then, huwag ka mawalang pag-asa kung walang nakikinig sa'yo, meron yan. May bunga yan. Maliligtas at yung sa church, mariretain dito, mananatili. Siyempre, yung kung ano yung nakakasunod, I mean, sa ating ano, pamantayan at gusto ng katotohanan. The same kung paanong sinet sa atin ng Panginoon, tsaka pasto. Amen? Anong title natin? Law. 7, no? Law, this shall touch thy lips. Na-touch ba kayo? Amen. Paano? Hindi lang ngayon, ha? Pag nagbabasa kayo, dapat ganun yung salita ng Diyos sa inyo. May ino-accomplish siya. Pero again, ha, huwag kayong tatalon sa conclusion na hindi nyo naintindihan. Okay? Pag sumasakto yan sa context na napag-aralan natin dito sa whole, sa Bible, okay yan. Amen? Amen. Sana tayo ay tawagin ng Diyos. Lahat naman tayo kasi tinatawag na. Iba-iba lang ang paglalagyan natin.
Yung pastor medyo siya ina-highlight kasi saktong-sakto sa kanya yun. Pero actually, lahat tayo. Alamin mo yung usang ka tinatawag exactly ng Diyos, gawin mo ng maayos. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Nakita namin ang buhay na Isaiah, Panginoon. Very famous verses, Panginoon. Saan? Nakinig niya, Panginoon, ang inyong panawagan. Siya pa yung nag-volunteer. Inaalay niya po ang kanya sarili buo. At nakita din namin yung kinalaman ng salita ninyo po dito, Lord. Kabanalan niyo, Panginoon, nawa sa aming paglilingkod ay ando po yung lahat kayo may taas. Kasalanan, Panginoon, ay iwasan hanggat maaari, but especially nakita namin yung picture na pinapakita sa amin, lalo pag inyong kabanalan ay nakita namin at nasumpungan at ito ay inaknalis namin, Panginoon, kami lilinisin niyo rin sa inyong salita, sa inyong gawain, Panginoon, at even pag naglilingkod na kami, lalo niyo kami pagbabanalin. The more na sumusunod kayo sa amin, sumusunod kami sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita at kalooban, kahit mahirap, Panginoon, lalo pag nakikita namin na nautupad sa aming buhay, Panginoon, yung kalooban, malino naman na sinasabi sa inyo sa mga salita, Panginoon. So I pray na kayo po again magpala sa amin, maraming salamat sa mga guest namin, Panginoon, mga nakabalik, mga bago, Panginoon. I pray desire namin, Panginoon, laging makinig at magaling salita, Panginoon, dahil ito po ang napakalaking bagay pala. Nagbago ng buhay namin. Una kami naligtas na dito. Ngayon naman ay ito po yung maglilinis sa amin, nagtuturo, at mapasa namin ito sa ibang tao, Lord. So, ilang po, Lord, again, kayo mapalain niyo po kaming iwiwalay. At balik niyo po kami together. Mga services, mag-aaral. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.